Sampung bagay na hindi mo dapat gawin para makaipon ka. 1. Huwag kang bumili ng bagay na hindi mo gagamitin, minsan napapabili ka, dahil sale o free shipping, o nakasale, pero itatambak mo lang naman, sayang ang pera mo dito. 2. Huwag kang bibili ng mga bagay na magiging liabilities mo, tulad ito ng mga mamahaling cellphone, na bumababa ang value pagtagal, o kaya ay kotse na nagde-depreciate ang value. Bumili ka ng bagay na magbibigay sa iyo ng extra income. 3. Huwag kang magutang para ipambili ng luho. Kung mangungutang ka man, gamitin mo ito para ipangtayo ng negosyo, para kumita ka. Huwag mong ipangluho ang utang mo. 4. Huwag kang magastang mayaman. Kung di naman kaya ng lifestyle, mas mabuting simple ang porma, basta may laman ang pita ka, kaysa pilitin nating pumorma na hindi kaya ng ating lifestyle. Low-key lang dapat pero maraming ipon. 5. Huwag kang makontento sa sahod mo, maghanap ka ng dagdag na income. Mas makakaipon ka kung marami kang dagdag na kita. Hindi masama ang mag-sideline lalo na kung marami kang pangarap. 6. Huwag kang matakaw, lahat ng sobra ay masama, kasama na dito ang sobrang tako sa pagkain. Gluttony na ang tawag dyan. Mas mabuting magtipid at maging healthy, kaysa maging matako at magkasakit. 7. Huwag kang mangargabyado ng kapwa. Kahit anong sikap mo sa buhay, kung may mga tao kang niloloko at tinatapakan, hinding-hindi ka uunlad sa buhay. Mas mabuting malinis ang konsensya mo. 8. Huwag kang matatakot na magnegosyo. Napansin niyo yung mga milyonaryo, may mga negosyo sila. Ginamit nila ang pera nila para paikutan at palagwin. Lakasan mo ang loob mo, heto ang susi sa pagyaman mo. 9. Huwag mong kalimutan ang Panginoon, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Si Lord ang tutulong sa iyo, sa lahat ng plano mo kaya huwag mo siyang kakalimutan. Laging hingin ang gabay niya para mas lalo kang pagpalain. 10. Huwag kang titigil na maghangad na matuto, every day is a learning process. Magbasa-basa ka ng libro about financial literacy. Manood ka ng mga financial videos. Mag-aral ka araw-araw at pagyamanin ang kaalaman mo. Follow, like and share. Salamat po.